Ito lang po ito. Magandang umaga mga bata. Basic lang itong didiscuss natin. Abide in God's love pala yun. Magandang umaga muli. Hindi ko alam kung paano ako susunodin. Kasi pagkasunod ko ito, pag malayo, blurred na kayo. Pagbasa lang talaga. Okay? Babalik lang tayo sa basic, no? Perseverance. Okay? Ano sa Tagalog yun? Pagkatiyaga, pagpapagal, din-describe natin yon pagtitiis. Okay, yan yan. Magkakapareho yung word na yun. Okay? Perseverance. Okay? Madalas ba nagagamit yan? Pero magandang qualities yan ng isang tao kung siya ay marunong mag-persevere. O meron siyang perseverance. Yung aking title na Abide in God's Love. Lol, perseverance, abide in God's love. Okay, mamaya, makikita natin yung connection nun doon sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Sabi dyan sa Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Okay? Sabi dyan, all perseverance and supplication for all saints. Ephesians 6:18. Bago tayo magsimula, manalangin po muna. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito, sa privilege, Panginoon, makapagsalita muli. Panginoon, bigyan niyo ako ng katalinuhan kung paano, Panginoon, tapahayag, Panginoon, inyong mga salita, Panginoon, sa mga batang nandito, mga bago, Panginoon, luma na, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa. Dinako niyo, Panginoon, dito sa aming bayisang bahan upang, Panginoon, makinig, mag-aral ng inyong mga salita. Gabayan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral sa bago nito. Kayo, Panginoon, mapupot, magbigyan ng papuri. May taas, Panginoon, sa aming harapan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay. May mga words dyan, no? Inhighlight lang yung perseverance. Wala lang. Style lang.
endurance, yun yung mga other words niya, hard work, okay, great goal, growing, commitment, dedication, tapos yung pinaka-highlight dyan, perseverance. Ibigyan ko kayo ng isang picture, tignan nyo kung ano yung binibigay na ano yung sinasabi ng picture na yan? Okay. Pag ikaw yung taong yan, gagawin mo ba yan? Ha? Gagawin mo ba yan pag ikaw yan? Magbubuhat ka ng bato, paakyat, yung bato malaki pa sa'yo. Imagine, gagawin mo ba yan? Bakit hindi mo yan gagawin? Kasi pangaari kang maipit, di ba? Hindi kang maipit. Ano pang pwedeng mangyari sa'yo? Madaganan, maipit, ano pa? Hindi lang patay ang kuko mo dyan. Buong katawan mo, patay. Pag nagkamali ka dyan, dumaustos ka. Okay? Yung buhay Kristiyano daw natin, parang ganyan. Madali ba? Okay? Nag-usap na kami nung nakaraan eh. Bakit yung 16 years old, parang ano yun, barometer ng ano, ng high school. Pagka nakalampas ka doon, medyo okay-okay na. Pero pag hindi ka pala kalampas doon, medyo dapat paghandaan mo yun eh. Yung edad na yun. Naisip ko rin nung mga panahon na ganun akong edad, nanligaw pala ako noon. Sabi ko, bakit ako nanligaw? May lakas ng loob ko nung 16 years old, nanligaw ako. Wala nga akong trabaho nun eh. Diba nga, lumalabas pa yung sipon ko sa ano nun eh. Sa ilong ko eh. Ginaganong ko pa pala. Ginaganong ko pa palagi eh. Ginaganong mo pa. Sa abot hanggang dito, no? Iniisip ko, bakit ko nagawa yun? Hirap pala. Hindi pala madali. Sabi dyan, perseverance, continue in a course of action even in the face of difficulty or with little or no prospect of success. Sabi dyan sa Tagalog, ikaw daw ay nagpapatuloy sa isang course, sa isang tatahaki na action even in the face of ikaw ay nasa gitna ng kahirapan, difficulty, or with a little or no prospect of success. Yung hindi ka sure na mananalo ka, hindi mo alam na kakayanin ko ba? Kasi madali yung isang bagay eh, pag alam mo kayang-kaya mo eh. Di ba? Naku, napakadali yan. Dati nung nag-exam kami nung kami college, meron kaming napakagaling doon na programa, ang galing-galing ano yung programa. Pag umupo yun, no, kung ang exam nyo, isang oras, gagawin niya lang yun ng 30 minutes, eh yung exam na yun, kung typical ka lang, hindi ka lalampas ka pa doon sa isang oras, mga 1.5 hours mo pa para ma-solve yun. Siya, tatayo yun, sasabihin niya, ang galing-galing, makagaling. Pero ang biruan namin, eh siya yung pinakamagaling sa aming mag-program. Lalabas siya ng ano, pagkatayo na, gaganon lang yun. Tapos, magpapapirma na yun, ano, 100 na yung score niya. Napakagaling ko talaga. Ang binibiro lang niya kami, kasi mga barkada kami nun eh. Lahat tatayo yun, so gaganon na. Parang nangaasap na hindi mo alam na nagbibiro. Hindi, ba't ako napunta doon? Ha? Walang success na parang hirap. Hirap naman mag-aral. Ang hirap naman sa buhay. Perseverance, tayo nagpapatuloy sa isang course or action even in face of difficulty. Nahihirapan tayo, nagpatuloy pa rin and with little or no prospect of success. Hindi mo nakikita, kakayanin ko ba to? Itong college, kakayanin ko. Elementary, kakayanin ko ba to? Sarap maglaro eh. Di ba? Sarap pa maglaro ng ano,
sa games, yung mga ganyan eh. Ang sarap pa makipaglaro sa mga kaibigan ko eh, maglaro sa labas, tago-tagoan. Ayun. Ngayon, mga gadget-gadget na eh, no? Sarap pa mag-Roblox eh. Mag-cellphone. Sabi dyan, perseverance, okay? Magtiyaga, yung Tagalog daw pala niyan, magtiyaga. Magtiis. Okay? Meron tayo dyan synonyms at saka antonyms. Okay? Yung mga synonyms dyan ay, hindi yan synonyms. Ano pala yan? Synonyms. Persist, continue, endure, go, carry on. Okay, pwede go on, carry on, keep on going, not give up. Okay? Yung kabaliktaran daw niyan, give up, stop, quit, cancel, back down, fold. Okay? Yung sabihin, wala na. Tapos na. Discontinue. Ano pa yung ibang term na pwede natin ano dyan? Kaya yung naisip ko lang na habang naliligo ako. Kalimutan ko na pwede. Yung mga terms na magkakapareho at hindi magkakapareho sa word na persevere. Okay? Pagtsatsaga, magtsaga, magtiis. Positive word ba yun? Magtiis? Hirap. Ayan, sige, yan ang inasawa mo. Magtiis ka dyan. Ay, lagi yung mga narinig natin eh. Ayan yung kinawa mong course eh. Magtiisan mo yan. Pumila-pila ka pa doon ng hapa-hapa. Magtiis ka dyan. Endure mo yan. Magtiyaga ka. Yan, pinili mo. Ako ba pumili niyan? Magalim yung mga maririnig niyo dyan. Okay? Magtiyaga, magtiis. To persist, to continue steadily in doing something hard, magtiyaga, magpagtiyagaan. Magtiyagaan mo yan. Parang yun na yan, word na yan. Ayan lang ang kinita ako. Pagtsagaan natin yan. Yan ang pagtitiis. Yan ang perseverance. Magtiyaga. Meron na tayo kasabihan. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Anong ibig sabihin nun? Okay. Yung panahon dati, wala pang pressure cooker. Pag magluluto ka ng nilaga, abutin ka ng 3 oras. Imagine mo yun, kung alas 12 ka nagluto, alas 3 ka pa makakain dahil sa nilaga. Kasi matagal mo siyang papakuluan, lalo na kung baka. Tapos malalaking chunk pa yung ano mo, baka mo. Kaya lang ako maniliit eh. Kaya sinabi yung kataga na yun, pag may tiyaga, may nilaga. Okay? Kasi matagal magpakulo ng karne. Yung gulay, madali lang. Iba-blanch mo lang yun. Di ba? Pag kumulo yung isang tubig, ilagay mo yung gulay, tapos tanggalin mo uling-uling. Bumilang ka na lang ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggalin mo na yun. Luto na yun. Pag kinagat mo, crunchy pa. Pero yung karne, okay, subukan mong bumilang ng 1 to 10. Pagkagat mo sa karne, tanggal ngipin mo doon. Okay? Kasi hindi mo yun makakain ng masarap. Okay? Kaya, pag may tiyaga, may nilaga. Perseverance in prayer. Okay? Isa-isay na natin, ano yung mga dapat tayo nagpe-persevere? Saan? Madali bang manalangin? Mahirap bang manalangin? Eh, anong sagot? Madali bang manalangin? Madali. Mahirap bang manalangin? Hindi. Okay, dalawa na yun ha.
Ayun na ayun yun. Pero madalas tayong mga Kristiyano, nakakalimutan natin manalangin. Okay? Nagawa mo na lahat ng course mo, gumising ka na ng umaga. Okay? Pagdating sa gabi, tamad na tamad ka ng manalangin. Ni magsulat nga lang dun sa ano, para ma-encourage mo yung iba na ikaw ay nananalangin, hindi mo rin magawa. Kasi nga, hindi ka nanalangin eh. Okay? Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit. Despise not prophesying. Prove all things. Hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless, okay, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Sa ulo natin yan. Yung last part na yun, yung 23. Sabi doon, rejoice evermore. Mayroon pang mag-rejoice? Mayroon pang manalangin? Sabi dito, pray without ceasing. Alam niyo ibig sabihin ng ceasing? Walang patid. Ni isa na eh, wala ka pang nagawa eh. Walang patid pa. Sinasabi natin madali manalangin, pero mahirap. Kala niyo madali? Ba't di natin nagagawa? Mahirap ba siya? Hindi. Ba't hindi natin ginagawa? Wala eh. Kasi hindi tayo nagpe-persevere. Mag-persevere tayo sa pananalangin. Baka kayo, pag nanalangin kayo, yung email nyo, kinabukasan na. May mga ganun, nananalangin. Okay? Kaya kayo, huwag kayong manalangin na nakahiga. Nangyayari sa akin yun. Pag nanalangin ako, humiga na ako, sorry, mananalangin pala ako. Mamaya, hindi ko na nabanggit yung amen. Kinabukasan, nanalangin pala ako kagabi. Amen, Panginoon. Kala nyo, hindi yung totoo, nangyayari yun. Masyado na tayong busy, yung pananalangin, nilalap behind na natin. Winawalang kabuluhan na natin. Kumain na, pag gutom na gutom ko eh, di ba? Ani ka lang agad. Hindi manalangin, hindi mo magawa. Mahirap palang manalangin. Yes, kaya kailangan mong mag-persevere. Kailangan mong magtiyaga. Kailangan mong manalangin. Pag hindi ka nanalangin, alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Ang dali-dali mong iswig. Okay? Napanood mo lang, narinig mo lang, ang dali-dali mong dalhin. Makita mo lang barkada mo, uy! Sama ka sa amin! Ang dalawin natin, magpakagat kami aso! Bago ang kwento. Magkukulit lang kami doon. Lalaboy lang kami. Yayain ka sa Solvining, ha? Bantulot niya. Solvining na lang. Papawisan lang ako. Hindi nyo. Pray without ceasing. Tignan pa natin dyan sa Luke 18:1-8. Isa itong parable. Okay, basahin natin. Okay. And he spake, okay, ready, go. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by her continual talking she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge
Maganda po ng isang parable na yan. Tungkol po yan sa pananalangin. Speak parable unto them to this end that men ought always to pray. Sabi doon, ang isang tao dapat madalas nananalangin. Kaso hindi tayo nagpa-persevere. Hindi tayo nagtasyaga. Okay? Sabi dyan, meron daw isang widow. Okay? Hindi lang sinabi dyan kung ano yung naging problema ng widow, pero siya ay naalisan ng karapatan. Yan ang nangyari dyan. Okay? Tapos, ang ginawa ng widow, okay, meron daw isang widow at saka meron isang judge. Bago natin muna banggitin kung ano yung ginawa ng widow, meron isang judge. Yung judge na yun, yun yung magpapataw ng hustisya kung ano man yung ginawa doon sa widow. Okay? Kwento natin yan, di ba? Tatay ko, judge. Kwento natin yan sa soul winning, di ba? Now, sabi dyan, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while. But afterward, he said within himself, though I fear not God nor regard men, yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Okay, ano daw yung ginawa ng widow? Kinulit-kulit siya. Okay? Nakita ka ng makulit na anak? Mayroon kaming makulit na anak eh. McDonald's! Mamaya. Jumpy! Hanggang sa pa, mairita ka na lang. Kahit wala akong pera, kakard ko na lang. Ang gano'n, minsan, di ba? Kasi ang kulit-kulit. Paulit-ulit, no? Mapunta ka, makita na naman kami ng anong store doon. Lahat sinasabi. Okay. Ganun to yung ginawa ng widow. Kinulit niya yung judge na avenge me, no? Hindi ko alam pa paano niya ginawa, no? Sa mga animated series, sinisigawan niya abang natutulog daw yung judge. Hoy, avenge mo ako! Hindi alam, pinuputahan siguro palagi ng widow yung judge. Ngayon, yung judge, hindi maka-Diyos, hindi rin makatao. Pero, sa sobrang kulit ng widow, ginawa ng judge yung gustong mangyari ng widow, which is ibigay sa kanya yung justicia. Okay, sabi dyan, in continual coming, and the Lord said, hear what the unjust judge saith, and shall not God avenge His own elect? Okay? Paano kaya avenge ng Panginoon? Paano niya sasagutin yung mga panalangin mo na hindi ka nga nananalangin? Paano yun? Okay? Sabi dyan, avenge God, which cried day and night unto Him, though He bear long with them. I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth. Okay, medyo malalim yung pinakadulong-dulo nun. Pagdating ng Panginoon. Kasi gustong pakita ng Panginoon sa mga parables niya nung panahon na to, na meron siyang judgment. Meron siyang paghatol. Okay? Ano nakita natin doon? Kulitin natin ang Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. Maging mapanalangin tayo. Persevere in our prayers. Okay? Manalangin po tayo. Huwag tayong tumigil. Okay? Isa yan sa mga barometer ng isang Kristiyano na lumalago. Pagka hindi ka nananalangin, for sure, may problema ka, may kasalanan ka. Okay? We persevere on our prayer. Tayo po'y manalangin. Magyaga. Manalangin. Okay? In Matthew 26:41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Okay?
Yung katawan natin, weak yan eh. Big vessel din yan eh. Okay? Katawang lupa lang yan. Mag-journey lang yan dito sa earth. Ang alikabok, babalik lang uli sa alikabok. Okay? Pero sabi dyan, watch and pray. Tayo maging mapagmatsyag at manalangin that ye enter not into temptation. Madali tayong masway. Okay? Sino magbibigay sa atin ng temptasyon? Marami, tatlo yun. Sarili mo, yung kalaban natin si Satan, at yung sanlibutan. Yung tatlo yun, magsisway sa'yo. Ititempt ka. Masarap gawin to. Na hindi mo pa naranasan mag-bake? Wala ka pala eh. Ako, naranasan ko na yun. Manigarilyo, mag-inom. Magpuyat dahil sa mga kaibigan. Magtambay. Magka-boyfriend, magka-girlfriend. Okay? Yan ngayon ang pinapasok sa atin ng sanlibutan. Kung ano yung pinapasok mo sa isip mo, yan ang nagiging temptasyon sa iyong sarili. Pag dyan nagdidwell ang isip mo, okay, kay Mobile Legends, tatamating ka na magsimba, no? Kasi puyat ka na kakalaro ng Mobile Legends. Rap kasi maglaro nun eh. Iba-iba yung mga natatalo mo. Nag-rank up ka po. Godlike! Alam mo, godlike ka talaga. Okay? We persevere in prayer. Yan ang unang-una. Pangalawa, nasa second point na tayo, continue in God's Word. We persevere in God's Word. Okay? Sabi dyan sa John 8:30-32, as he spake these words, many believe on him. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Anong sinabi ng Panginoon dyan? Pag nag-continue ka daw sa word niya, ikaw ay kanyang disipulong tunay. Okay? May mga Kristiyano bang hindi mga disipulo ng Panginoon? Marami. No? Mga carnal Christians, hindi sumusunod sa Panginoon. Tinanggap nila ang Panginoon, pero ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Mga carnal, minsan madalas tayo yun eh. Huwag tayo magtuturo ng iba. Tayo rin yun minsan madalas, nangihina ka, nagiging carnal ka. Okay? Tayo po yun. Huwag po tayong tumuro ng iba. Okay, tingnan natin ang ating mga sarili. Kailan ba tayo nagiging carnal? Hindi tayo nananalangin at hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sabi yan, study to show thyself. Eh, tamad na nga ako mag-aaral sa... Mag-aaralin mo pa ako ng Bible? Eh, di ba? Nakatamad na nga mag-aaral ng, ano eh, ng math, ng English. Bumabaliktad nga yung bibig ko sa kasalita ng English. Eh. Ng math. Filipino pwede pa. Saka PE. May mga gusto ko eh. Dati nung elementary ako eh. Recess. Na? Yung nakatabes yun eh. Pag tumunog na yung ano, bell. Ting, 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 ting. Tatlong tunog lang yun sa Roosevelt dati. Ting, ting, ting. Recess na yun. Yung mahabang drum,
pag mahaba yung tunog, uwian na yun. Yun yung pangalawang gusto ko. Okay? Reses at saka yung uwian. Ay, paano ngayon tayo magko-continue? Paano tayo magpe-persevere na aralin ang salita ng Panginoon? Mahirap, di ba? Manalangin nga, mahirap eh. Pero madali lang. Eh, mag-aral pa kaya? Magbasa pa kaya ng salita ng Panginoon? Okay? Ang challenge ko lang sa inyo, isang chapter lang sa isang araw. Tapos, maaral lang ma-encourage kami dun sa ano natin, chat group natin. Maglagay ka lang ng Genesis 1. Next week, Genesis 2. Huwag daw ang gano'n. Araw-arawin natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Mahirap siya, pero kaya natin yun, di ba? We must endure. We must persevere. Okay? Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of my mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. Oh, ganda pala ng salita ng Panginoon. Okay? Pag mineditate mo daw siya, inaral mo, binasa mo, tapos pinagbulay-bulayan mo pa. Ano pa talaga? Ano pa pangalan talaga gusto mo sabihin dito? Iniisip-isip mo. Minsan kinikwento mo pa. Kaya masarap kasama mga Kristiyano eh. Kasi ikwento mo yung nangyari doon sa lokalina, sa isang sa ibang tao. Ma-appreciate ka kaya nun? Hindi, sometimes okay, pag yan, mamaya pa yan, na-over ano ako yan, meron pa tayo yung isang ganyan. Okay? Mag-focus lang tayo doon. This book of the law shall not depart out of my mouth. Ang maganda sa atin, sinasaulo pa natin yan. Tama? Okay? Mahalaga ba yun? Nagsasaulo tayo ng salita ng Panginoon? Okay? Sabi doon, Thy word I hid in my heart that I may not sin against thee. Pinatago natin sa puso natin yung salita ng Panginoon. Pero natatago. Parang love letter. Yung love letter ni Ma'am John, hindi ko natago. Yung natago ko lang yun, nakalagay lang yun sa ano. Sa cardboard. Yung una tuling love letter ko kay Ma'am Joanne. Nasa cardboard, hindi ko makakalimutan. Kasi mahalaga sa akin yun. Lalo na yung salita ng Panginoon. Mahalaga ba sa atin ang salita ng Panginoon? Okay, kung mahalaga, mag-persevere tayo, aralin, sauluin, i-meditate yung salita ng Panginoon. Okay? Sabi sa Deuteronomy 11:18-23. Babasahin ko na lang. Medyo mahaba yan. Matindi yan. Isusulat mo. Okay? Sabi dyan, sa Deuteronomy 11:18. Therefore shall ye lay up this my word in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your head, that they may be as frontlets between your eyes, and ye shall teach them your children, speaking of them when they sittest in thine house, and when they walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt write them upon the doorposts of thine house, and upon thy gates, that your days may be multiplied, and the days of your children, in the land which the Lord sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth. For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you,
to do them, to love the Lord your God, to walk in all his ways, and to cleave unto him. Then will the Lord drive out all this nation from before you, and ye shall possess greater nation and mightier than yourselves. Okay, ang Panginoon, nangako siya sa Israelites nung sila ay umalis ng Egypt. Nangako ang Panginoon kung sila ay magtatapat sa kanyang salita. E kung ipangako kaya sa ilang Panginoon yun? So tingin mo yung pangako ba ng Panginoon na yun, hindi yun totoo sa pangako niya ngayon para sa ating mga Kristiyano. Ang ganda, di ba? Continue in God's word. Persevere in God's word. Romans 15:4 For who, whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scripture, might have hope. Okay? Kaya maganda rin yung Old Testament eh. Okay? Hindi lang maganda yung New Testament, pero kailangan mo rin aralin yung Old Testament. Ayaw ko na ng Old Testament, gusto ko lang New Testament. Kasi yung Bible ko, New Testament lang eh. Manalangin ka, magkaroon ka ng Bible na old and new. Okay, magtapat ka sa Panginoon, mamaya mabaitan sa'yo si Pastor. Magkaroon ka ng Bible na old and new. Ma? We persevere on God's word. Proverbs 2, 1-6. My son, if thou wilt receive my word and hide my commandments with thee, so that thou incline thy ears unto wisdom and apply thine heart to understanding, yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Ganda ng salita ng Panginoon. Eh? Proverbs, ang nagsulat niya si Solomon. Sinasabi niya yan sa kanyang anak. Okay? Parang sinasabi yan ng Panginoon sa ating mga anak niya. Okay? Continue in God's word. Okay. Mahirap ba magbasa ng salita ng Panginoon? Madali lang pala eh. Ba't di natin ginagawa? Mahirap ba magbasa ng salita ng Panginoon? Madali ba? Ba't mahirap eh? Magbabasa ka nga lang. Ano mahirap doon? Mahirap yun pag hindi ka marunong magbasa. Pero marunong ka magbasa eh. Mahirap siya, ibig sabihin. Ha? Kaya kailangan mong mag-persevere. Kailangan mong magpatuloy. Magbasa. Parang panalangin. Mahirap kang manalangin. Madali. Ba't di ba ginagawa? Nahirap pala. Lahat yun madali. Pero nagiging mahirap. Kaya kailangan nating mag-persevere. Continue in fellowship. Tayo'y magpatuloy, sumama sa mga Kristiyano na nagpupuri sa Panginoon, na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Saan natin yan makikita? Wala nang iba. Pero yung mga iba, ayaw nang pumunta sa church. Stop na! Give up na! Taas na kamay ko! Patingin ko nga, love na kita eh. Love mo na yung kasalanan. Natawa kayo. Yung kilala niya si Robin Padilla, sabi niya yun eh. Ay, Sharon Panetta, sabi niya, tingin ko nga, love na kita, taas na kamay ko sa'yo.
Minsan, bilis na natin gumano ni. Eh. Give up. Stop, fold na kagad tayo eh. Okay. Sabi diyan sa Hebrews 10:24, alam na natin 'to. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. Not forsaking the assemblies of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Palapit na tayo ng palapit. Ano hinihintay natin? Ang pagbabalik ng Panginoon. We hear rumors of wars. Hindi na tayo, malapit-malapit-lapit na tayo. Pero hindi bigla-bigla yun. Kasi makikita pa natin kung sino yung Antichrist. Malalaman pa natin. Bukas dapat ang ating mga isip. Hindi tayo tulog. We must be sober. We continue and persevere to fellowship. Okay? Matthew 18:24, where two or three are gathered together in my name, there am I in their midst of them. Okay? Pag nag-gather pala ang mga Kristiyano, ang Panginoon ay nandun. Acts 20:24 and Acts 2:44. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread and in prayer, and all that believed were together and had all things common. Okay? Ang mga pinagsasalo-saluan natin dito, pagkain, yeah? Saya yun eh. Ano ba na pinagsasalo-saluan natin? Yung pinakamahalaga, yung salita ng Panginoon. Okay, yung iba'y naantok na pag yan. May nakita ka naman kumakain na antok? Nakakatawa yun, di ba? Bata lang nakikita akong ganun eh. Yung susubo na lang ng naantok pa. O ganun, minsan tayo, nagsasalo-salo tayo ng salita ng Panginoon. Iba dito, aantok eh. Hikap, di ba? Sabi, hindi nyo na appreciate yung kinakain natin ngayon. Nagpipiesta tayo ngayon ng salita ng Panginoon. Isipin mo ng pinakamasarap na pagkain. Kaya ako kung antokin ka. Lechon, di ba? Masarap kainin. High blood din, di ko na masyado. Shrimp, no? Ganun. Lamb. Okay? Ano? Fried chicken, mamaya. Fried chicken tayo, mamaya. Fried chicken, alala ko. Okay? May pansit pa tayo. Ayan. 1 Thessalonians 5, wherefore comfort yourself together and edify one another, even as also ye do. Okay? Pag nagsasama-sama tayo dito, may mga problema tayo, iba-iba ang mga pinagdadaanan natin. Pero pag nagsama-sama tayo bilang mga Kristiyano, nagbibigay tayo ng comfort sa isa't isa. Okay? Yung iba ayaw nun. Ayaw na makamusta, no? Nakakalungkot. Okay? O kaya kami, pag napupunta ako ng halala, parang nare-refresh ako eh. Kasi nakikita ko sila doon, no? Pag kinumustan sila, mga bata, napakasaya lang. Para wala silang mga problema. Kasi kung sana, ang dalangin ko, pag nagdalaga sila, sana naman, ganun pa rin. Kasi hindi eh. Kasi hindi nag-persevere. Okay? Hindi tayo nagtigis. Hindi tayo nagtiyaga. Okay? Pang-apat, we continue in God's work. Tayo'y mag-persevere sa gawain ng Panginoon. Okay? Ano yung una? Panalangin. Pangalawa? Salita ng Panginoon. Pangatlo? Paikipag, halubilo sa ating kapwa mananampalataya. Pang-apat, gagawin ng Diyos. Hindi na ako naanalang, hindi pa ako nagbabasa na lang, sasama pa ako sa gawain ng Panginoon. Eh, wow! Di ba? Ang hirap lalo sumama sa gawain ng Panginoon. Di ba na lang, gusto mo lang talagang mag road,
road ano yan? Road trip. Kasi medyo 2 oras yung biyahe lahat na pagpauwi. 3 oras sa traffic. Gusto mo lang talaga magpunta sa ibang lugar. Okay. Pumupunta tayo sa isang mga lugar o sa mga lugar kasi meron tayong task na ginagawa doon. Una, pinapangaral natin ang salita ng Panginoon. Pangalawa, para matuto kayo kung ano yung ginagawa namin. Okay? Hindi kami nag-happy-happy doon. Laki ng gastos natin doon. Okay? Gasolina lang papunta doon. Hindi niya alam kung magkano. Pagkain na kinakain natin, hindi natin alam kung magkano. Pero wala sa ating kabiyaya ng Panginoon na nagbibigay. Ngayon, anong gusto nating magawa? Tayo ay mag-persevere sa gawain ng Panginoon. Continue soul winning! Wala tayong patik yan. Minsan, panghihinaan tayo ng loob, pero pagka sa una lang yun eh. Sa una, kakabahan ka uli. Pero pagka nandun ka na, momentum na yun, dire-diretso na yun, kahit sino nang eh, kung wala ka nang paalam kung sino yung mag-reject sa'yo, kasi hindi ka naman ang nire-reject nila. Nire-reject nila ang Panginoon. Hindi mo sila kawalan. Kawalan nila yun. Pero patuloy tayo, minamahal natin sila, nandun tayo sa lugar na yun. Kung sino yung pinipo ng Panginoon ng mga oras na yun, na tayo ay pagbigyan ng oras nila, salamat sa Panginoon. Okay? Hindi tayo namimilit. Sinasabi lang natin na gusto nyo po bang mabahagyan kayo ng kaligtasan? Matiyak nyo yung kaligtasan. Sabihan ka ng ganun, paano kung matitiyak yung kaligtasan, di ba? Aayawan mo pa yun? Busy kami, okay lang. Mga sa isip-isip, aayawan mo yun. Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Okay. Sabi dyan sa Ephesians 2:10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Okay. Sabi rin sa Romans, no? Sino daw yung magpapangaral sa kanila? Sa Romans 10, no? Naalala ko lang po ito. Sino daw yung magpapangaral sa mga taong yun? Imagine ninyo, walang nag-endure. Walang nangaral kasi mahirap eh. Bakit tayo yung bato doon? Parang ganun yun eh, sa unang tingin mo eh. Yung mag-share ka ng salita ng Panginoon, di ka naman perfect. Pero ang maganda, perfect yung hawak-hawak mo, mensahe ng Panginoon. Okay? Yun palagi ang pagka na-focus sa sarili natin, minsan doon tayo bumabalentong. Pero i-focus natin, sabi doon, "Look unto Jesus, the author and finisher of our faith." Okay? Anong pupunta ko? Romans 10. Ano? Sa last part yan. 15. You know, "And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things." 14. "And how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Okay? Walang nag-persevere. Imagine niyo, walang nag-persevere. Nung nag-persevere si Paul, natapos na doon. Wala nang nagpagal. Wala nang nagtiyaga. Ibahagi yung salita ng Panginoon. Eh, sana tayo pinulot noon. Paano darating? Nasa ano yun eh? Europe na yun eh. Diba? Paano pupunta ng Pilipinas yun?
Kung walang nagtiyaga, walang nag-persevere sa gawa ng Panginoon. In, to the regions beyond, I shall go. Okay? Ganda na kanta rin yun. Nakalaking kanta rin yun. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yung pagpapagal natin, pagtsatsaga natin, perseverance natin sa gawain ng Panginoon, yan ay hindi mawawalang kabuluhan sa Panginoon. Yung ginawa natin makamundo, walang pakialam ang Panginoon doon. Papaluin ka pa niya yun. Okay? Imbis na pagpunta na naman ako, si pagpapala, pagpapalo na lang. Brother James, eh, yun talaga yun eh. Pagpunupalo ako eh. Gusto mo ba maging kalos yung puso mo? Puro? Anong kalos? Kalyo. Hindi mo na nararamdaman yung pagpapalo ng Panginoon kasi napakatigas ng ulo mo. Wag naman sana tayo ay magpatuloy, magtiyaga sa gawain ng Panginoon. Continue in God's word. Persevere in God's word. God's word. Sabi niya sa Isaiah 40:29-31, na ilang minuto pa, Pastor? Lampas na ba ako? Sabi dyan, He giveth power to the faint and to them that have no might. He increased strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Okay? Ang ganda po ng salita ng Panginoon. Amen. Diyan, youth shall faint and be weary. Okay? Minsan kasi pagka bata tayo, kala natin, immortal tayo. Papagat ka po naman sa aso, immortal ka rin. Okay? Ang daming nadidisgrasya ngayon mga kabataan sa motor. Kasi akala nila immortal sila eh. Mas mabilis, mas maganda. Bam! Patay. Totoo ba yun? May mga ganun ba? Ang dami. Mga kababaihan, masyado sila. Okay? Kung anong nga napapanood natin, TikTok, passion, kung ano-ano man. Ang passion ngayon, hubara na. Okay? Pag TikTokera ka, hubadera ka. Nakakahiya, di ba? Yung salitang yun. Pero yun yung totoo. Okay? Mahirap na, nasa church ka pa, ganun pa rin yung ginagawa mo. Okay? Ilan ang beses dito sinasabi? Kasi hindi ka nagpe-persevere. Hindi ka nagtiyaga. Okay? Magtiyaga tayo, mga kapatid. Lastly, we abide in God's love. We persevere in God's love. Okay, haba nito. Usahin ba natin? In John 15. Ako, nababasa ko kasi nakasalala. Hindi lang talaga, sinadya ko yan para hindi nyo mabasa. Okay? Para ako lang yung makabasa. Okay, alam natin yan, John 15. Okay? I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Yung ganda rin ito, isang hindi ko tumano kagabi kung ito yung pre-preach ko o yung perseverance eh. Pero isinama mo na. Okay?
Now ye are clean through the words which I have spoken unto you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gathereth them and cast them into the fire, and they burn. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Here is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. And as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Sinabi nga ng Panginoon. Okay? Sabi ng Panginoon sa iyo. Ito. So have I loved you. Mahal kita. Gano'n kita kamahal. Continue ye in my love. Mga ibang mga kabataan yun, gustong-gustong masabihan ng I love you. Okay? Masabihan ka lang I love para heaven na agad. Mga kalalakihan, ito yung sinasabi ko doon ng huwag kayong magkasabi bigla-bigla ng I love you. Kung hindi naman totoo sa puso nyo. Okay? Pag sinabi mo, binigkas mo yung word na I love you, parang sinabi mo, papakasalan kita. Mga kalalakihan, tandaan nyo yan. Okay? Hindi yung kung sino-sino makita mo, ay crush na kita, I love you. Parang nagiging palasak na word na lang yung I love you. Ang Panginoon sinabi niya, mahal ka niya. At sabi niya, gusto niya na ikaw ay manatili sa kanyang pag-ibig. Okay? You endure. Abide in God's love. Persevere in God's love. Ang Panginoon ang may perfect love. Perfecto ang kanyang pag-ibig. Alam mo yon, pero ayaw mo nun. Bakit? Mahirap? Mahirap ba pumaloob sa pag-ibig ng Diyos? O madali? Ang hirap sagutin, di ba? Kasi alam nating madali, pero ang hirap-hirap nating sundin. Di ba? Kanina pa yun, ang dadali lang naman yun. Manalangin. Di ba? Mag-aral ng salita ng Panginoon. Makipag-fellowship. Mag-church. Ganun lang kasi yung claim eh. Okay? Gawin yung gawain ng Panginoon. Pumaloob sa kanyang pag-ibig. Dali-dali lang ang mga word na yun, pero hindi ko yun magawa. Kasi hindi ka nagpe-persevere. Hindi ka nagtsatsaga eh. Bitaw ka na agad eh. Taas na agad ang kamay mo. Stop ka na. Cancel. Okay? Ano pa? Tamad ka na. Fold ka na. Wala na. Tapos na. Ayoko na. O dito na ako. Kung saan ako lumubog, doon ako lulubog. Dire-diretso ng paglubog. Ganun ba? Tumayo ka. Mag-persevere ka. Imagine na may tao kanina. Umayaw yun. Ano mangyari dun? Hindi makikilala yung mukha nun. Imagine mo. Ayoko na. Hindi ka alam mo pa. Hindi mo alam mo pa paano ka ano dun, di ba? Tumakbo ka pa, babalik, papunta sa'yo yung bato eh.
Pero sometimes, ganun tayong mga Kristiyano. Tumataas na yung kamay natin, ayaw na natin. Huwag ganun. Okay? Sabi doon, abide in God's love. Pinaka-perfect example, wala na, no? Niisip ko kanina kung sino yung mga perfect example sa Old Testament ng perseverance. Nakita ko doon si Moses. Okay? Si Moses, hindi umuulan. Kasabihin sa'yo, uulan! Kasi yung dati, para ma-diligan yung mga halaman, mist lang yun eh. Sa Genesis, sinabi yun. Wala pang ulan. Wala kang makikita ang ulan. Papatak yung ulan. Sa gabi, nag-mist lang yun. Para sila ay madiligan. Ngayon, mist, di ba? Hindi naman umuulan, pero basa. Di ba? Hamog. Tawag ko. Meron sinabi ng Panginoon, uulan, gumawa ka ng barko. Gagawa ka ng ark. Okay. Ano mo gagawin? Kasi magpapasok ka pa ng mga hayop doon. Tagda-dalawa-dalawa pa, hindi tagig isa. Dalawa-dalawa, yung mga clean, pito pa. Okay? Ano mo gagawin mo? Hindi siya nag-persevere. Okay? Si Daniel, saka yung tatlo niyang kaibigan, si Mishael, si Ananias, si Mishael, at ano yan eh, mas kilala ko siya sa pangalan ng ano, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Mishael, Ananias, at saka si tatlo sila. Imagine niyo kung di sila nag-persevere. Na-capture na sila. Patay na. Wala na silang dapat gawin. Capture sila ng kalaban. Okay? Ano magagawin mo? Na-capture kayo ng kalaban. Sila nagpatuloy. Nagtyaga. Nagtiis. Okay? Yung salita ng Panginoon na preserve nila. Kahit na sila, nasa Babylonia sila. Nasa lugar sila ng kalaban. And eventually, si Paul, wala nang iba pang best example sa New Testament. Paano si Paul na tiyaga? Ilang beses siya na shipwreck? Ilang beses siya muntik mamatay? Persecution sa kanya, left and right. Maski kasama niya, pinapersecute siya. Okay? And the best example ng ating Panginoon. Sabi diyan sa San Bado, looking unto Jesus, ito na yung pinanin ako, no? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Wala nang iba pang the best example na nag-endure, nagtyaga para sa atin kasi mahal niya tayo. God commended his love towards us. While we are yet sinners, Christ died for us. Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin. Siya ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na tinitingala ng mga anghel, Diyos na tinitingala ng kanyang mga ginawa, pero bumaba sa lupa para iligtas lang tayo. In-endure niya yun. Palagi ko example yun pagka mga kabataan ang example, ang kausap ko. Kung ako ang Panginoong Jesus ng panahon yun, susuntukin pa lang ako, nag-alatanos na ako nun. Pipitik lang ako nun, pang! Patay lahat ng kalabang ko. Pero in-endure ng Panginoon. Hinayaan niyang siya'y mapahirapan, mabugbog, masabihan ng masama, eventually, 3 days and 3 nights, napunta siya sa impyerno. Yun ang pinakamahirap. Ikaw ang Diyos, ikaw ang gumawa ng lahat ng iyon. Pero naging hain ka. Ikaw ang kabayaran ng kasalanan na mismo ikaw ay naging kasalanan. Hindi ka makatingnan ng iyong ama. Nandun ka sa impyerno, pero ang maganda doon, hindi siya kinaya ng impyerno. And death cannot hold him, and he conquered death, and he rose up from the grave. He endured the cross. Para kanino? Para sa atin. Tandaan niyo, yung nagbigay ng pinaka-best example sa atin ng endurance, ng perseverance sa iyong Panginoon.
ibalik naman natin sa Kanya. Napakadali lang ang gusto pagawa sa atin ng Panginoon. Manalangin, mag-aral ng Kanyang salita, tayo'y magsama-sama, fellowship, magpalakasan sa isa't isa. Ano ba yung isa ko? Ano ba yung isa? Wala na ako. Ano ba yung isa ko? Dalawa pa yun. Okay, tayo ay magpatuloy sa Kanyang gawain at tayo ay magpatuloy sa Kanyang kalooban at pag-ibig. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa paalala ng inyong mga salita. Doon na nga, Panginoon, ang word na perseverance ay isang malaking salita. Pero Panginoon, salamat Panginoon sa halimbawa mo. Sa halimbawa ng mga lingkod mo. Sa sinasabi ng inyong mga salita, kung kami, Panginoon, magpapatuloy sa inyo, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, ay nasa amin. Dito sa lupa, ganun din, Panginoon, sa langit, mas mahalaga. Salamat pong muli, Panginoon, sa paalala mo, huwag kaming huminto, huwag kaming mag-fold, huwag kaming titigil, Panginoon, kami magpapatuloy, magtsatsaga. We are going to persevere. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.